O, huwag kayo mag-alala. Pauwi yata si Utol. Di ko lang alam kung kailan, ha. Pauwi ulit dyan. Malay nyo, matupad na yung hiling nyo. Matuloy na. O, di ba? Ganun dapat. Kasi kayo nagpo-promote, eh. Sa inyong battle of YouTuber, di ba? Kalmado lang kayo. Huwag nyo sasabihin takot yung tao. Dahil di nyo pa naman nasusubukan, eh. Mga kapenyo, tirahin na natin ito may init na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Kuya, nilakas tama! Eh, nagsalita na rin mga kapenyo, no, na si JR Saltec TV. At dito mga kapenyo, meron siyang mainit na mensahe kay Maagago, Jonah at Christian Merck Gray. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan. Ito nga mainit na mensahe ni JR Saltec. Yo, what's up mga Saltec? Welcome back to our YouTube channel. So, gusto ko lang magbigay ng reaction, no? Video reaction sa ginagawang mga patama ni Maagago at ni Jonah Kukupal-kupal. Jonah Kukupal. Ha? Yung mga yan, puro scripted lang ang mga pinaggagawa niyan, di ba? Tapos, sinamahan pa ni Merck, di ba? Nagkaroon sila ng lakas ng loob, tirahin si Utol, si Lakas Tama, simula nung nakabalik na siya dito sa Japan. Japan. Pero nung nandiyan pa siya, hindi siya tinitira, di ba? So ngayon, pinupush nila na talagang lumaban daw si Utol sa BOTY, di ba? Ang kalaban, si Merck. Pero ngayon, may umeepal-epal, di ba? Si Jonah. Umeepal-epal lang po ta kanina, umukupal-kupal eh. Baka mamaya, so sunod yan, pumapangit-pangit. Yun yung delikado dyan eh. Buta kaya, ilalakot na si JR Saltec. Baka mamaya, yun na yung kasunod na sabihin yan eh. Kasi nga, yung tatlong yan, ang pagkakaalam ko, parang magkakasosyo yata yan sa Battle of YouTuber, di ba? Oo. Totoo o hindi, di ba? Pero ganun pa man, si Utol, kalmado pa rin at wala siyang pinapatulan sa mga yan, di ba? Tama. Kalmado, di ba? Eh ako, gusto ko man sumali pero hindi ako makauwi ng Pilipinas dahil busy rin ako at wala pa akong ipon na pera, di ba? Sa pangalawa mga kapenyo, pamilyado na rin kasi ito si JR Saltec, no? Na kung saan, kilala rin sa viral video to na tinatawag nga ni Lakas Tama nung kanyang mga panahon sa online suntukan na talagang halos pinuntahan nga na ito ni Lakas Tama itong si JR Saltec sa kanilang bahay dahil nga humingi ng tulong dun si Lakas Tama dahil nga napalo na ata siya ng skateboard sa ulo, no? Mas nagpo-focus ako sa trabaho ko dito sa Japan dahil di naman makakatulong yung mga yan, puro toxic yung mga tao na yan. Sobra mga Saltec, di ba? Tapos ngayon, pipilitin nila si Utol, di ba? Samantalang kalmado na yung kapatid ko, di ba? Oo, totoo yan mga kapenyo. Isa rin sa dahilan na talagang hindi rin nagsalita eto si Lakas Tama noong paglabas ng video nga na eto ni Maagago at na eto ni Christian Merck Gray, eh alam natin lahat no, na nahimik no, etong si Lakas Tama noon. Pero ngayon mga kapenyo, may ilang-ilang rebat na etong si Lakas Tama dito kay Maagago at kay Christian Merck Gray na kung saan eh wala pang mensahe etong si Maagago dito no. Yun din ang isa sa inaantay natin na mag-message siya no dito kay Lakas Tama para at least alam din ng mga Battle of YouTuber fans no kung matutuloy pa ba ang laban ng Christian Merck Gray versus Lakas Tama or sa next season na matutuloy. Hindi natin alam mga kapenyo dahil wala pa naman nag-a-update dito. Ha? Tapos ngayon, mga nanggagalaiti, galit na galit, gustong manakit. Di ba? Kala mo may mga backlogs, di ba? Wala naman mga backlogs yung mga yan, mga Lakas din tawa nito ni JR Saltec eh. Backlogs daw. puro patama, kutsada, puro gamba. Ba't hindi natin totohanin? Patay. Diba? Ngayon, kung gusto niyo talaga na kalabanin si Utol, kayo gumawa ng effort, magpunta kayo dito sa Japan. Di ba? Kayo naman na magpunta dito sa Japan, dayuhin niyo si Utol. Total, mapepera naman kayo eh, di ba? Sabihin niyo, ganito ganyan, pag nanalo si Utol, bibigyan niyo ng 1.5 million. Totoo ba yun? Baka sinasabi nyo lang yan, puro skudal lang kayo dahil ganyan naman talaga kayo, di ba? Oh, ngayon, para ma-promote yung Battle of YouTuber nyo, hindi pa nga na ikakasa, tirada na kayo ng tirada. Patutsada na kayo ng patutsada sa kapatid ko. Di ba?
So yan mga kape nyo, no? Maririnig naman natin yung sinasabi dito ni JR Saltik na wag na nga raw na patutsyada ng patutsyada. Kasi kung gusto talaga nilang ma-promote nga raw itong Battle of YouTuber, eh pwede naman silang mag-effort, no, na pumunta nga rin sa Japan. Magpunta kayo dito sa Japan. Total, mapipera naman pala kayo. Dami yung pera, oh. Punta kayo dito sa Japan para malaman nyo, di ba? Kapag nagpunta kayo dito sa Japan, sige, kami ng dalawa ni Utol maghanap ng event area kung saan gaganapin. Oh. Mas kikita pa tayo ron, di ba? Kasi magpapa-entrance din tayo, di ba? Pero kami ang maghahanap ng event area na magpapa-entrance tayo dito para kumita tayo. Pare-parehas. Pero walang scripted na mangyayari, di ba? Maganda rin naman yung idea dito ni JR Saltik, no? Kaso yung live pay-per-view ang tanong dyan, mga kapenyo, kung magkano. Kasi kung mahal ang live pay-per-view dyan, eh hindi ka agatin ni maagago yon. Dahil alam naman natin, mga kapenyo, no? Nagbabalik ang Battle of YouTuber ngayon na kung saan eh kailangan nila ng mas malaking income, no? Na tinatawag. Kung puro ticket nga lang ang bibilin dyan sa Japan at hindi mapapanood ng live ng ibang tao, tingin ko kukulangin mga kapeyo, kasi unang-una sa lahat yung mga players gaya nila Boy Ungas, Boy Bagsik, kung sino yung mga naglalaro sa Battle of YouTuber usually, eh papamasahian, no, ni Maagago lahat yon papuntang Japan. So medyo gagastos talaga si Maagago ng malaki doon. Pero kung meron sanang live pay-per-view dyan na mura lang, no, kumbaga hindi ganun kamahal, kasi dito sa Pilipinas mahal na nga yung live pay-per-view, much more pa siguro kung sa Japan, di ba, mas mahal pa lalo. So I don't think na matutuloy yung idea ni JR Saltik. Pero na lang kung local, no, ilalive lang ni Maagago sa kanyang YouTube channel, yon pwedeng pwede, no, if ever na ganun nga. Pero kung aarkila sila ng live pay-per-view, eh I don't think na magagawa nila yon. Unscripted mga boy, totoong gagawing suntukan talaga, di ba? Ngayon keso ganun ganyan, may iniiwas si Utol, hindi daw pumatol. Hindi siya takot si Utol, ako nagsasabi sa inyo, hindi siya takot, di ba? Kasi marami na kayong mga binibitawang issue, ganong ganyan. Yeah? Kapag sinabing ganon, Battle of YouTuber, dapat sports lang, hindi yung marami na kayong sinasabi sa kapatid ko, ganong ganyan. Dapat hindi ganon, di ba? Sa'yo, makagago, di ba? Parang ibig sabihin siguro ni JR Saltik dito, maging professional pa rin, no, na promoter eto nga si Maagago, dahil nga alam naman natin na talagang malulutong, no, yung mga nabanat nga dito ni Maagago kay Lakas Tama, na kung saan umatras nga itong si Lakas Tama at humingi naman siya ng pasensya dito kay Maagago. Kaso lang nag-init din ang ulo siguro ni Maagago dahil nga nagkaroon na kasi sila ng ano, ng deal, eh. Kumbaga close deal na kasi talaga sila nito ni Lakas Tama, at sa biglaang pag-ayaw nito ni Lakas Tama, eh doon nagkaroon ng talagang issue na mabigat, kaya siguro nakasalita rin ito si Maagago, no? Syempre nga naman, ang hirap din kasi maging promoter, mga kapenyo, na kung saan hinakausap mo talaga yung mga tao na yan. Ngayon, pag nagkasundo na kayo ng taon to, sabay biglang aayaw, eh madidismaya ka talaga. Kung sasabihin mo, huta mo si Utol na hindi pa sikat si Utol, ganun, okay. Ikaw ba tatay niya? Ikaw ba tatay namin para sabihin mo modcast niya lang? Kulol, huwag kang kukupal-kupal, boy. Tapos ikaw naman, Jonah, ha? Umeepal-epal ka pa. Sinusundan-sundan mo pa. Tapos eto naman si Merck, nagkupal din, di ba? Tatlo kayong mga kupal, eh, di ba? Isang makagagong bugok. Oh. Isang Jonah na alam mo naman kung sino hambog. Oh. Tapos isa, eto pa isa, si Merck bakla. No? Puta, malalupit yun, ha? Bugok, mayabang bakla. Kompleto Ricados, ha? Puro ngawa-ngawa lang din. O, total, mapipera kayong tatlo magpunta rito si Japan. O, di ba? Dito kayo gumawa ng ganyan. O, huwag kayong mag-alala. Pauwi yata si Utol. Di ko lang alam kung kailan, ha? Pauwi ulit dyan. O, mali nyo. Matupad. Uy, mga kapenyo, magandang ano yan, ha? Good news yan, ha? Sa sinabi dito ni JR Saltik, ha? Na pauwi pala ulit etong si Lakas Tama, no? Sa Pilipinas, na kung saan eh baka nga talaga may chance, no, na matuloy. Maging maganda lang ang negosasyon nito ni Maagago at ni Lakas Tama, eh talagang pwede, no, may chance ang matuloy sa Battle of YouTuber ito, no? Malay nyo, matupad na yung hiling nyo. Matuloy na, o, di ba? Ganun dapat. Kasi kayo nagpo-promote, eh. Sa inyong Battle of YouTuber, di ba? Kalmado lang kayo, huwag niyo sasabihin takot yung tao. Dahil di nyo pa naman nasusubukan, eh, di ba? Hindi yung matras sa laban si Utol, di ba? Hindi yung matras yun, tingnan nyo.
nagbigay ba siya ng reaction sa mga pinagsasabi nyo? Kalmadong kalmado lang, ayaw kayong patulan dahil alam niya mga siraulo kayo. Kumbaga, wala na kayo sa matinong pag-iisip. Yan? Yeah? Kung ako sa inyo, mga salte, huwag niyo masyadong paniniwalaan yung mga yan. Ewan ko bakit ang daan sumusuporta sa mga taong to na walang ginawa kundi puro scripted lang. Baka mamaya, ibenta nyo lang yung laban ni Utol, di ba? Baka mabugbog yun, tapos mabugbog yung mga bata nyo, yung mga manok nyo, tapos Utol, pagtulong-tulungan nyo pa, di ba? Oh, hindi ko masasabi yun, pero yan ang uso sa atin sa Pilipinas, di ba? Makakakainin niya sa sarili yung mga pinagsasabi. Lalo... Totoo yan, mga kapenyo, no? Yung sinasabi rin ni JR Saltik na nag-aalala nga sila, mga kapenyo, no? Siyempre, nga naman, mamaya manalo nga naman sila kastama, tapos pagtulong-tulungan siya, no? So, kasi hindi naman kontrolado ni makagago lahat ng tao doon, no? Dahil pagka nag-init na yung mga tao, lalo na yung mga nakapusta kay Christian Merck. Kunyari, malaki ang tiwala kay Merck dahil nga mas may training si Merck at alam nila na kayang-kaya ni Merck si Lakastama. Sabay biglang machambahan ni Lakastama, no? Matalo niya, ito si Christian Mercury. Eh, yung idea rin ni JR Saltik na baka nga rin mapagtulong-tulungan din yung kanyang kapatid, may magagawa pa ba sila? Siyempre, wala. Kumbaga, inuuna rin nila yung safety nga na ito nila Kastama. Pero I don't think naman na mangyayari yon dahil alam naman natin si Boss MG na talagang kumukuha ng mga bouncers yan. Kaso mahirap pa rin mga kapenyo eh dahil nga hindi natin alam, no, yung utak ng mga tao doon. Even though na may mga bouncer ito si Makagago, pero hindi pa rin 100% talaga yung safety mo. So kung kayo ang tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mainit na mensahe ni JR Saltik kay Christian Mercury, Jonarez Jacob, at ganoon na rin kay Makagago? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita kasi tayo sa sunod kong reaction videos. Real.